Siya pala ang nagtayo ng SM MOA at iba pang mga kilalang building sa Pilipinas, ating alamin yan. Bago muna yan, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated sa bagong video. Disclaimer lang, ang mga impormasyon sa videong ito ay base sa internet at YouTube. Hard work, dedication at passion, ilan lamang yan sa katangian na meron ang tinaguri ang The Woman of Steel na si Alice Eduardo. Si Alice Galang Eduardo ay ipinanganak noong March 20, 1965. Apat silang magkakapatid na sina Melba, Small at Joel, siya ang panganay sa magkakapatid. Hindi na bago sa kanilang pamilya ang pagkakaroon ng business dahil noon pa man, tinagurian na silang family of entrepreneurs. Sa kanyang Instagram post, ipinakita niya ang kanyang tatlong anak na sina Jacqueline, Jameson at Jessica. Base sa online records, pagmamay-ari niya ang mansion sa Swanky Sunset Boulevard sa Beverly Hills. Kilala ang Beverly Hills bilang the most famous zip code sa buong mundo dahil ilan sa mga sikat at mayayamang tao ang mga nakatira dito kabilang na sina Jeff Bezos, Eddie Murphy, Taylor Swift at iba pa. Nabili niya ang mansion na may 5th bedroom, 7 bathrooms at 8,522 square feet sa taong 2013, na nagkakahalagang $8,275,000, approximately $397,679,950. Noon pa man ay gusto na ni Alice Eduardo na maging isang engineer, lumaki siya na may pangarap kung paano itinatayo ang mga kalsada, bridge at mga buildings, at kung paano itinayo ang matibay na pundasyon, at kung paano makakatulong ang mga istrukturang ito na man-made sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gusto niyang maging bahagi ng lahat ng prosesong ito. Ang kanyang pangarap na maging engineer ay naisantabi dahil gusto ng kanyang magulang na maging doktor siya. Ngunit hindi naging hadlang sa kanyang pangarap dahil siya ay kumuha ng management degree. Siya ay na-expose sa kanilang family business, kaya natutunan niya kung paano ang proseso at mga ups and downs, and the ins and outs sa pag-business. Siya ay tinaguri ang The Woman of Steel. Siya ay isang president and CEO ng Santa Elena Construction o kilala bilang the woman behind the 80% of Entertainment City in Parañaque, one of the leading construction firms sa Pilipinas. In 1995, isang customer na galing sa concrete aggregates ang nag-tap kay Alice para mag-supply ng bakal sa isang building project sa Malolos, Bulacan, habang siya ay nagde-deliver ng bigas na business nila sa isang elf truck na siya ang nagmamaneho. Agad siyang kumilos at naghanap siya ng mga tamang materyales at personal na inihatid sa client niya, right there and then, alam niya na ito ang unang hakbang niya sa industriya na gustong-gusto niya, na ang tungkol sa construction. Bacnotan Steel Plant ang kanyang major project sa Batangas. Ginawa niya ang pagtatayo ng pundasyon ng planta, sinundan naman ang planta na sa Santa Rita at San Lorenzo, na matatagpuan rin sa Batangas. Subalit, in year 1990s nagkaroon ng financial crisis sa buong Asian at ang construction industry ay one of the hardest hit industries noong time na yun. Kaya nag-loan siya sa bangko para makabili ng high-end at brand new heavy equipments, nagsakripisyo siya upang mapanatili ang kanyang mga equipments. As the economy recovered, more opportunities came her way. Ang nagmamay-ari ng SM Malls na si Henry C. ay nag-decide na magtayo ng malaking mall sa reclamation project sa Pasay. Konti lang ang mga kumpanya ang may sapat at kinakailangan upang isagawa ang pagtatayo ng pundasyon. Unsurprisingly, Santa Elena won this project. Nagtuloy-tuloy ang kanilang opportunities, kaya nakatanggap sila ng malalaking projects mula sa local at international clients. Ilan sa mga projects ng Santa Elena ay ang SM Mall of Asia, SM Bacolod, SM City Cabanatuan,
SM City Tarlac, SM Pampanga, SM Seaside City Mall, Cebu, SM Olongapo City, SM Bay Arena, SMDC Residential Complexes, Sea Residences, Shell Residences, and Shore Residences. Napansin din ng mga investors all over the world ang quality of work ng Santa Elena Construction. Expectedly, dumami at dumating ang mga malalaking projects gaya ng Solaire Resort and Casino, City of Dreams, James Bell Grande Casino and Resort, Oca de Manila and Resorts World Hotel and Casino. Ang lahat ng yun ay located in the entertainment city of Parañaque. Bukod pa doon, si Alice Eduardo ay nanalo rin sa pagbid sa pagdevelop ng kauna-unahang San Gabriel Power Plant sa Batangas. Ang natural gas-fired power plant ay nagkakahalagang $600 million. Dahil dito, ang Santa Elena ang unang Filipino contractor that Siemens hired to construct its power plant project, na nangangahulugan na ang kanyang construction firm ay pumasa sa international standards. As of this date, Santa Elena has built $1.5 billion worth of energy infrastructure. The company first went into power plant in 1996 with the 1,000 megawatts combined cycle, and now it consists of 2,000 megawatts combined installed capacity of the power plant's build. In year 2013, si Alice Eduardo ay nasama sa Forbes Asia's Heroes of Philanthropy. Base sa Forbes, nakapag-donate siya ng 66,607,000 pesos since year 2014. Isa sa kanyang project ay ang Hematology Oncology Isolation Ward sa Philippine General Hospital Department of Pediatrics. Alice Eduardo funded 14 million peso construction para sa Pediatrics Isolation Ward for cancer-stricken patients, at nitong taon lang ay nag-fund din siya ng 19 million pesos sa Philippine General Hospital. Bukod doon, nakipag-partner siya sa Philippine Center for Entrepreneurship's Go Negosyo para matulungan ang ibang mga entrepreneurs sa pamamagitan ng kanyang journey sa pagbi-business. Tanulong rin siya sa mga biktima ng Yolanda noon at gumawa ng 100 homes as well as homes for Habitat for Humanity. Nagpatayo rin siya ng churches sa kanyang hometown, isa na rito ang San Agustin Parish Church. Tumutulong din siya sa mga charities gaya ng Child Protection Network, Red Cross Charity, Go Negosyo for Young and Aspiring Entrepreneurs, Asian Cultural Council for Young Artists, Young Musician Development Organization, Philippine Cancer Society, Caritas Manila, Tuloy Foundation as a Home for the Homeless, specifically street children and other foundations. Nakita natin kung gaano kabait at kasuccessful si Miss Alice Eduardo. Siya ang nakakapagtunay na pwede ring maging successful ang mga babae. Sabi nga niya sa kanyang advice sa young entrepreneurs, success knows no gender. Kung may natutunan ka ngayong araw, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang videong ito. Mag-comment na rin kung sino ang pwede nating talakayin sa susunod na video.